So, good morning mga ka-auto! Ngayong araw, andito tayo sa showroom. Magre-review tayo at sasabihin ko sa inyo kung gaano kaganda ang promo namin dito sa unit na sinasabi ko. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan kita ng 5 seconds para magsubscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5! Pakisubscribe naman po ang channel namin, di ba? Sa mga Netflix, Spotify, binibigyan kayo ng magandang service. Pero dito sa channel namin, pag nag-subscribe kayo, bibigyan namin kayo ng magandang discount. So ano pang hinihintay nyo na? Ano pang hinihintay nyo? Click nyo lang yung bell button. Tapos para maging updated kayo sa mga videos namin. Then sabihin nyo na lang din sa mga tropa nyo na i-subscribe tong channel namin. Simulan natin yung video na yan after ng intro na to. Mga ka-auto, nakita nyo na sa walk around natin yung ganda ng Stargazer GL. Ang presyo nito ay 1,068,000 na may down print, na may down payment na zero, as in zero down payment. Maglalabas lang kayo ng 1.7 para sa TPL, maiuwi nyo na ang unit na to. Diba? Napakaganda ng promo. 21,500 ang monthly for 5 years. Pwedeng-pwede to sa business. Simulan natin, iikot ko kayo sa mas magandang specs, sa mas detalyeng specs para makita nyo at makita nyo yung ilalabas nyo na 1.7, mas mahal pang sapatos. Tingnan natin kung ano makukuha nyo. So let's go! So mga ka-auto, simulan natin sa history. Si Stargazer, nilabas siya ng November 2022. So bago pa lang sa market. 1 year pa lang. Kaya wala pa masyado nakakakilala. Pero tutulungan ko kayo kung paano siya makikilala, Stargazer. So simulan natin sa gulong.
205-55R16 ang sukat ng gulong nito. Puntahan naman natin yung nakamags na rin. Nakamags na rin to, hindi siya hubcap, pero ito yung entry level ng Stargazer. Kadalasan sa mga nakikita nating entry level ay hindi pa nakamags. Ito yung entry level niya. Nakamags na. So puntahan natin yung makina at ilaw. So sa ilaw, si Stargazer entry level, ito stainless to. Yan. Pero sa mga top of the line, LED yan, umiilaw yan. Sa premium, sa Stargazer X, umiilaw yan. Then ang ilaw natin, halogen. Yan. Okay, ito yung mukha. Ito yung mukha ng Stargazer GL natin. Diferensya niya sa mukha, ilaw. Yan. Pero sa mga susunod, sa mga ibang variant, makikita nyo yung LED tapos yung sa ilaw niya. So puntahan naman natin ang makina, mga ka-auto. Check natin kung gano'ng nga ba kasulit yung 1.7 na ibabayad nyo. 1.7 lang, no? Imagine, parang mas mahal pa nga talaga ito sa ang sapatos. Yung bigas namin, 1.6 ang kalahating gabad. So ito, konti na lang, kalahating gabad na yung presyo. So ang makina nito is 1.5 gamma stream. IVT na siya. So sobrang tahimik, sobrang tipid ng makina nito na meron na siyang maximum output na 115 PS at 6,300 RPM. Ang maximum torque naman is 144 Newton meter at 4,500 RPM. Diba? Napakalakas. Ito counterpart to ng Avanza G. Kasi si G, ang presyo niya is 1,059. So almost, yan, almost parehas na parehas ang presyo. Pero yung luwag, tapos yung convenient Stargazer. Kung di kayo naniniwala, pumunta kayo dito sa dealer, i-test drive nyo. Libre naman po ang test drive natin. Di ba? Sakyan nyo ng buong pamilya nyo. Kasi makikita nyo na kung gaano kaluwag si Stargazer GL versus sa Avanza. Hindi ko naman sinisiraan. Pero kasi galing ako sa Toyota, alam ko yung upuan nun. Maganda parehas yan. Hyundai at Toyota. Tingnan nyo pa rin. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, pag gusto nyo bumili ng isang sasakyan, test drive nyo, sakyan nyo, i-feel nyo, gawin nyo lahat. Huwag lang sa, dahil napanood nyo yung vlog ko, dahil napanood nyo yung vlog ko sa Avanza, sa Stargazer, yun na yun, hindi. Test drive nyo, i-feel nyo, mag-research kayo ng sarili nyo, yun yung mas maganda. So, punta naman tayo sa side. Ibaba ko lang to. Ayan. Ibaba ko lang tong, isa makina. Ayan. Okay na. So, punta tayo sa side profile. Yung kulay ng pinto niya is body color. Hindi pa siya smart entry. So, ito. Yung legroom. Ito. Napakaganda ng legroom. Napakaluwag. Dahil 2024 na, black na yung panel. So, eleganteng elegante na. Diba? So, punta. Itignan natin yung room height. In 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung room height. Isang dangkal. Lagpas ng isang dangkal. Then, ayan, no? May grip assist dito. Pag napapabilis yung driver, hahawak lang dito. Diba? Napaka luwag nitong Stargazer na to. So, sa airbags, meron tayong dalawang airbags dito para sa Stargazer GL. Sa mga top of the line ay animang airbags. Diba? Napaka convenient. Sa mga kalaban niya, dalawa lang din naman yung airbags. Ito, plastic. Made of plastic to. Yan.
Tapos, eto, may secret packet tayo dito. Lagaya ng mga cards. Sa lahat ng variant, meron ito. Oh, diba? Lagaya ng surprise yung kay Mrs. Cards. Yan. Pwedeng-pwede dyan. So, puntahan naman natin yung mga amenities sa likod. Kung saan, ang laki kasi ng space nito. So, makakaupo ng maayos ang mga pasahero. Ayan o. Tingnan nyo yung leg room. Isang dangkal sa second row. Isang dangkal. Grabe o. Oh. Oh, ayan yung tuhod ko. Oh. Ayan. Pero sobra yung leg room. Grabe. Yung material na ginamit dito ay fabric, yung upuan. Then, ito yung aircon natin. Ito yung control mo sa aircon. Room lamp, ito. Yan. So, ang ceiling natin ay gray color. Ito naman ang room height, mga ka-auto, sa dito sa likod. Yan, sa second row, halos lagpas din ng isang dangkal. Eh, no? Grabe, di ba? Ayan, no? Sobrang ano, ayan, hindi dumidikit yung ulo ko. Yan, di ba, isang dangkal yung sa room height niya. So, sa ilalabas nyo na 1.7, ipanggagrab nyo, matutuwa yung mga pasahero nyo. Pwedeng pwede itong ipasok sa Grab kasi mababa yung monthly ng Stargazer GL natin. Ang down payment talaga is 200 plus. Pero dahil may discount kayo, zero na lang yung ilalabas nyo. 20% yun ha, 20%. Kasi maraming offer dyan na zero down. Pero 15% yung ilalabas nyo. 15% nga yung iba, 50k pa rin yung ilalabas nyo. Sa Toyota, 50k pa rin yung ilalabas nyo sa Toyota Avanza. 50k tapos yung monthly nyo is 21. Dito, maglalabas kayo ng 1.7 kasi malaki yung discount, almost 240, 250. Pero yung monthly nyo is 20, same lang din dun sa 20% na computation ng banko. So, di ba? Napaka, kung magbi-business ako, ipapasok ko sa Grab, maglalabas lang ako ng maliit na down na cash out kasi para pwede ko pa magamit yung 100 150 sa malaking bagay, sa ibang bagay, sa ibang business. 150k sa Toyota Avanza, pwedeng-pwede pa nating maitago yun at madala sa ibang business natin. Diba, yun yung kagandahan ng promo namin. Hindi mo naman masasabi na bakit sobrang baba ng down. Dahil ba mahina ang Hyundai? Mga ka-auto, tandaan nyo, Hyundai top 10 sa brand na meron si Toyo sa Pilipinas. Top 10 ang Hyundai. Pasok siya sa top 10. So, hindi mo masasabi na mga dapok or mga hindi matitibay ang mga Hyundai. Ang daming Star X, mga ka-auto. Ang daming H100 na pinambi-business. Hyundai yun. Diba? So, mga ka-auto na naka-Hyundai dyan, paki-comment naman dito kung gano'ng katibay ang Hyundai natin. Diba? Sa mga Hyundai owners dyan, shoutout po sa inyo. Pasabi naman po, paki-comment naman po dito kung gano'ng katibay ang mga Hyundai cars natin. Shoutout nga pala kay Sir Nigel Bergamento. Client natin siya before. So, mag-ingat ka dyan, sir. Kung saan man kayo naroon sa ibang bansa, mag-uwi nyo. Yan. Kukuha ulit sila ng unit sa akin, sabi ni Sir Nigel. So, tara, puntahan naman natin yung likod. Yan. Yung design ng likod. So, dito na tayo sa likod. Yung antena niya is pole-type antena. Yan, hindi pa siya fin-type antena. Tapos, with a high mount stamp lamp, ito. May nakalagay dito na badge na Stargazer. Then, ito yung bumper niya sa likod. Wala pa siyang mga sensor, pero pwede nyo nang ipa-add yun. Ang ganda ng kombinasyon ng black at white. Diba? Agree ba kayo doon, mga ka-auto? Napakaganda ng puti.
ang puti, pwedeng-pwede siya sa kasad, 'di ba, bridal car. Then pwedeng-pwedeng pang-pamilya, pang-business, 'di ba? So ito na mga ka-auto, GL, pasukin naman natin. Hindi, alamin naman pala natin kung paano natin ipapark ang Stargazer GL. Kung ano nga bang sukat niya. Ang overall length niya ay 4,495 mm. Ang overall width niya ay 1,815 mm. Overall height niya is 1,710 mm. Then yung wheelbase, si Stargazer, ang wheelbase niya, siya yung pinakamalaki sa mga kalaban niya. Ito na ang wheelbase niya, 2,780 mm. Lamang tayo doon. Lamang ng Stargazer sa Expander, Toyota Rush, Toyota Avanza, Toyota Veloz. Yan, lamang na lamang si Stargazer doon. Ang purpose kung bakit malaki yung ang wheelbase, para mas maluwag yung upuan sa third row. Hindi ko pala napakita sa inyo yung third row. Ito. Sakyan din natin. Ayan. Ayan yung third row. Pwede mo tong itiklop. Wait. Hilahin mo lang dito. Ito. Ayan. O, ganun din dito. Para mas may malagay kang space. Tool set, ito. Then, yung spare tire, ito. Ayan. Ito, spare tire. So, yung spare tire dito, ayan, bubuksan mo lang yan. I-rotate mo lang yan para bumaba yung spare tire. So, yun. Sakyan natin, mga ka-auto. Ibalik muna natin tong row. Ay, yung upuan. Yan. Nilayan mo lang yan. Ganyan. Ganyan din dito sa kabila. So, yun. Sakyan natin. Hindi ko pala napakita sa inyo kung sasakyan natin siya. One touch tumble para makapunta ko sa likod. 60-40 yung upuan. 60 dito, then 40 doon. Yun yung hatian ng upuan. Then sa likod is 50-50 na. Yan. Teka. Pabinaba ko mga ka-auto, ha. Oh. So ayan mga ka-auto, may natitira pa tayo dito. Actually, ganito likod ng Fortuner. Ganito na lang kaliit. Di ba? May legroom pa siya. May legroom pa tayo na ganito kaliit. Then, yung room height dito, ito. Sa laki ko to, 5'7 yung height ko, mataba ako, pero may room height pa rin tayo dito. Di ba? Siguro mga tatlong bata yung kasya dito. Kasi sa height ko, kasya pa ako eh. Pero sa iba kasi, sa honest review lang, sa Avanza, mga ka-auto, promise, sobrang liit na ng legroom. Yun nga, kwento ko lang din. Sister-in-law ko bumili ng Avanza. Sabi niya, "Mon, bakit ganun yung Avanza? Bakit ang liit ng third row? Hindi na kasya mga matatanda. Bata na lang talaga." Mga ka-auto, pa-comment naman kung totoo yung sinasabi ko. Yung Avanza na luma, even yung bago, masikip talaga yung third row. So, aminin na natin yun. Pa-comment naman po. Yun yung isa sa nilamang ni Stargazer kay Avanza. Diba? Parehas ng ano, ng body size. Hindi, mas mahaba ng konti. Tapos yung legroom yun. Lamang tayo, lamang talaga si Stargazer kay Avanza. Yun yung honest review natin. So, punta naman tayo sa driver side, kung saan paborito ng lahat. Tara, nakalimutan ko sabihin kasi kanina to, so binalikan ko lang. So mga ka-auto, dito na ako sa driver side natin. Papakita ko lang muna sa inyo kung paano i-adjust ang driver side, ang manibela. Ito, tilt up and down siya. Ayan.
natitilt up and down, then telescopic. Di ba? So ganun siya i-adjust, mga ka-auto. Ipakita ko lang din sa inyo yung specs ng manivela. Wait. So ito naman ang specs ng manivela natin. Dito natin pwedeng pindutin ng etong kaliwa para sa infotainment, then yung kanan naman ay para sa instrument cluster. Yan. Ito mode, kung ano gusto niyo sa gusto niyo gawin sa infotainment, kung Bluetooth, radio, FM, AM, yan, USB. So yon. Nandito yung volume din, pero pwede rin tayo mag-drop ng call, mag at sumagot ng call dito. Sa kanan naman, ito naman yung para sa instrument cluster. Yan, ito tong mark na to, bookmark. Makikita niyo diyan lahat ng tungkol dito sa sasakyan. Ito naman, ilaw, yan, headlight, yan. Tapos sa infotainment, meron tayong hindi siya touchscreen, may mga physical na buttons dito para sa radio. Yan. Then meron tayong dito sa aircon natin, ito. Manual type yung shift knob. Meron tayong shift knob tuloy, sorry. Manual type yung sa aircon natin. Meron tayong cigar lighter na car charger. Meron tayong USB. Yan, pwede dyan, kahit anong sa dalawa. Glove box, ito, na malaki. Yan. Cup holder, ito, dalawa. Tapos, ito, pwede nyong lagyan ng armrest. May mga nabibili tayo sa Lazada nun. Armrest, o kaya, ganito na lang, yung center console natin. So, yun. Ito yung room lamp, yan. Yan. Sa vanity, sa side mirror, sa sun visor, wala tayong vanity mirror. Yan. Sa driver, ganun din. Wala. Yan. So, pwedeng palagyan. Pero, syempre, yun nga. Add-ons na yun. Add-ons na po yung mga yan. So, yun mga ka-auto, na sabi ko na ang interior, ang exterior, ang engine, ang dimension. Punta naman tayo sa safety. Sa safety, meron si Stargazer GL ng ABS at yung electronic brake distribution. Yan, meron yan. Si airbag, sasabi ko na kanina. So yun mga ka-auto, ang presyo nito, ulitin natin, is 1,068,000 pesos. Then ang promo down payment natin ngayon ay zero, as in zero. Maglalabas, magdadagdag lang kayo ng 1,700 para sa third party liability or TPL. So yun lang ang ilalabas nyo. Maiuwi nyo ng Stargazer GL 7-seater automatic. Diba? Sa halagang 1,700, yun lang yung pwede nyo ilabas. Maiuwi nyo na to. Mahal pang bigas, mahal pang sapatos nyo, mahal pa. Sobrang mahal pa. Casing lang ng cellphone yun. 1,000 yata ang casing ng cellphone ngayon, yung matibay na. Diba? Pero 1,700 mga ka-auto, yung pinag-uusapan natin, sasakyan na pwede nyo ipang business, ipasok sa Grab, ipasok sa Lazada, pwede kahit ano nyong gawin, basta kumita. Diba? Pwedeng-pwede. Lazada, Shopee, Grab, Joyride, yan. Pwedeng-pwede yung mga yan. 1,700 lang ikaka-cash out natin. Gawin nyo lang, pumunta kayo dito sa showroom or mag-message lang kayo, kahit hindi na kayo malis din sa bahay nyo, mag-message lang kayo sa page namin, Team Angeles. Tapos dito sa YouTube, mag-comment lang kayo, isesend ko sa iyo yung link namin ng page namin para makadirekta kayo. If paki-follow na rin po yung page namin. Comment lang din kayo. Mag-message lang din kayo sa number ko. Iiwan ko yung number ko dito. Dun sa unang bahagi ng vlog natin, nandun yung number ko sa kapangalan ko. Viber ready na rin po yun. Iiwan ko yun, number ko. Then yun nga, mga ka-auto, thank you sa pagpanood. Thank you sa pag-subscribe. Kung di pa kayo nakasubscribe, dapat daan lang kayo sa channel namin. I-click nyo lang yung bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload namin. So maraming salamat po mga ka-auto.
sa mga subscribers, sa mga nagtitiwala, sa mga client, sa mga subscribers na nagiging client, maraming maraming salamat po. Sa mga subscribers, 23,000, pakipasuyo naman po. Huwag niyong skip yung ads pag nanood kayo ng vlog namin. Malaking bagay po sa amin yon. So, yun nga, zero down lang to, mga ka-auto. Pwede niyong iuwi pang pamilya, 7-seater, automatic transmission, IVT, or intelligence variable transmission. Matipid na matipid to, pang pamilya, pang business. So, yun nga mga ka-auto, kung nagustuhan niyo yung video namin, paki-subscribe naman po, paki-like naman po, paki-share naman po sa mga kaibigan nyo para ma-subscribe nila, makapag-inquire din sila sa amin. Ayun, di ba? So maraming maraming salamat mga ka-auto. Hanggang dito na lamang po yung vlog namin. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na vlog. Shoutout po kay Sir Jacob. Kanina lang nakausap ko siya, tumawag siya, nag-inquire ng Stargazer GL. So sabi ko, i-update ko nga yung vlog ko or mag-vlog ulit ako kasi 38,000 yung down payment ko na sinabi noon, noong unang vlog. Ngayon, zero. Ang laki ng pagbabago. From 38, ngayon, zero down. So, shoutout po ulit kay Sir Jacob. Sana matuloy yung pagde-decide nila na kumuha ng unit sa akin. So, maraming maraming salamat po ulit sa pagpanood. Mag-ingat po tayo lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!